Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Jesus sa sinagoga. Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito, Doktor. Gamitin mo ang iyong sarili. Sasabihin din niyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum. At nagpatuloy ng pagsalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel nung kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taot kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit, hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta sa lupain ng Sidon. At sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel nung kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sina Aman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang siya ay ibulid sa bangin. Ngunit, dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Naranasan niyo na po ba ang marriage check? Halimbawa, hindi kayo ang pinili, hindi kayo ang pinahalagahan, hindi kayo ang minahal. Ang hirap kaya nun. Naranasan niyo na? Sa mga hindi pa nakararanas, gusto niyo ba? Siyempre hindi. Sa mga nakaranas na, gusto nyo bang ma-reject uli? Lalong hindi. And that's understandable. Sino ba naman sa atin ang gugustuhin ma-reject? Unfortunately, sa palagay ko lang ha, not to be rejected at all or not to be rejected again sa buhay natin is quite impossible. Sapagkat sa pakiwari ko, nagkalat talaga ang sitwasyon ng rejection. Gustuhin man natin o hindi, sinasadya man ng nakapagre-reject sa atin o hindi. Halimbawa, simpleng halimbawa, ako naranasan ko na ito. Yung nagsisimba ako, sinabi ng pare, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, peace be with you. Wala kang nakatugma kahit isa. Wala talaga. Ano ako? Kaluluwa? O ito na. Mamaya, magbe-bless ako gamit ang holy water. Alam nyo naman akong mag-bless ng holy water, di ba? Sige, ibigay ang hilig. Ibigay ang hilig. Kaya, tigmak, tigmak, tigmak. Eh, ikaw nandyan ka lang, nagpisik ako sa direction mo, hindi ka napatakan kahit isang patak. Ano isipin mo? Ano ba naman eh? Pero wala sa intention ko yan. Halimbawa na rin. Ayan, may mga nakikinig. Marami sa inyo, yung natanggihan ko na, Father, ikasal mo naman kami. Father, binyagan mo naman yung anak namin. Father, magmisa ka naman dito. Father, iblesan mo naman ito. Father, punta ka naman sa bahay namin para makapag-lunch or dinner man lamang kasama ng pamilya ko. Father, labas naman tayo. Kahit nga picture taking lang eh. May mga hindi ako napapaunlakan. Kasi ba naman, hindi mo po pwedeng sabihin, Father, ako lang, hindi ikaw lang. Pagkatapos mo, marami nang susunod dyan. Eh, paano kung may gagawin pa tayo? Katulad kanina, nalate na nga po ako. So, po pwede mong isipin, sungit naman, picture lang, kala mo kung sino, hindi mang kagwapuhan. Ang hirap namang imbitahin yan. Sino ba? Di ba? Pwede mong ma-feel yun as rejection, pero hindi ko yun intention. O halimbawa, ganito, may mga tatamaan dito. Kapag may nakikita ka na binata o dalaga, tapos medyo may edad na, anong itatanong mo? Wala ka pa bang asawa? Hindi ka pa ba mag-aasawa? Ah, alam mo ba na po pwede ang maging dating nun ay rejection? Bakit pinipressure mo ko? Masaya naman ako sa buhay ko. Totoo nga naman.
Nothing is wrong with being single. Ako single ako, masaya ako. Ikaw may asawa ka, hindi ka naman mukhang masaya. O halimbawa na lang din, minsan, makikita nyo yung matagal lang nagsasama pero hanggang ngayon, wala pa rin anak, kahit isa. Anong magiging tanong mo? Wala pa rin ba kayong anak? Ay ano ba? Kay tagal na. Ano bang pakialam mo? Kaya nga nagagalit si Heart Evangelista sa mga katulad mo. Masyadong pakialam. Ba't pinipilit mo sa kanila ang iyong gusto? So you see, nagkalat ang rejection. Sapagkat ang bawat tao ay may kanya-kanyang bias, prejudice, opinion at standard. Naturalmente, kapag hindi ka nag-fit sa standard ng isang tao, mare-reject kang talaga, whether you like it or not. Pero hindi ibig sabihin, na-reject ka ng isa, rejected ka ng talaga. It's just that, hindi ka nag-fit sa standard nila. Pero sa iba, huwag kang mag-alala, mag-fit ka. Sa akin, may mga ayaw. Ayoko mag-sermon yan. Kapag nagsasalita, nagbabago-bago ang mga boses. Para bang sinasapian ng kung anong espiritu? Oo. May mga nagkukomento sa akin ng ganyan. At kailan ba ako, minsan, kumain ako sa isang restaurant, yung kaibigan ko, umorder ng dessert. Alam nyo, inorder niya, isang ang wasabi ice cream. Wasabi ice cream? May ganun? Alam nyo naman po yung wasabi, di ba? Yung pag kinain mo ng diretsyo, wala ka talagang masasabi. Maanghap yun eh. Ginawang ice cream ba naman? Sabi ko sa kaibigan ko, pati ba naman yan? Wala bang ibang flavor na maisipan? Pati wasabi, pinatulan. Only to find out, bestseller pala yun! So nakita ninyo, hindi fit sa standard ko, pero fit sa standard ng maraming ibang mga tao. Ganun lang din sa buhay. Ang ating Panginoon sa Ebanghelyo, talk about banal, napakabanal na niya. Talk about napakabuti, napakabuting tao na. Wala nang mas bubuti pa sa kanya. Pero siya din na-recheck. Bakit? Hindi siya nag-fit sa standard nila. Unang standard ng mga Hudyo, ang kaligtasan ay dapat para sa amin lang. E di sa inyo na. Alam niyo ba, na kahit hanggang sa ngayon, may mga Hudyo na hindi naniniwala bilang tagapagligtas at Diyos si Kristo, sapagkat para sa kanila, kung totoong tagapagligtas si Kristo, dapat ang ililigtas lamang niya sa paraan nila, sa paraan na gusto nila, ay ang mga Hudyo lang na tulad niya. So yun ang unang standard na hindi nag-fit si Kristo sa kanila. Pangalawang standard, obviously, anak lang ni Jose yan eh. Alak lang ni Maria yan. Kilala ko pamilya niyan eh. Mabuting tao naman. Pero, Mesiyas? Oh, come on. Seriously? Wala sa itsura. Yun yung pangalawang dahilan. Hindi siya talaga nag-fit sa stand. So, na-reject si Kristo maging ng kanyang mga kababayan at masakit yon. Pero tingnan po ninyo ang sabi ng Panginoon. Ang propeta ay hindi ginagalang sa kanyang sariling bayan. Alalaong bagay sinasabi ng ating Panginoon. Okay, fine. Ayaw niyo akong tanggapin. Ayaw niyo akong paniwalaan. Pupunta ako sa ibang bayan na ako'y tatanggapin at paniniwalaan. Natatandaan po ba ninyo nang isugo ni Kristo ang kanyang mga disipulo? Maliwanag ang instruction ni Kristo. Sino mang bayan ang hindi tumanggap sa inyo, ipagpag ninyo maging ang mga alikabok sa mga paan ninyo, umalis kayo. Ganun lang. Kaya nga dito sa Ebanghelyo, ang sabi dito, at si Kristo ay lumakad sa kalagitnaan nila. In their midst, He walked through them. Which for me is very symbolic ng dapat nating maging attitude sa gitna ng hindi pagtanggap. Dapat tayong maging matatag. Sapagkat totoo, mahirap yung hindi ka matanggap. Sa iba, kung minsan yan ay napakasaklap. Pero, hindi yan katapusan ng lahat. Si Michael Jordan ay na-reject noon ng kanyang high school basketball team. Si Oprah Winfrey ay na-reject ng isang TV station. Si Spielberg ay na-reject ng University of California na later on ay nagpagawa ng isang building in honor na kapangalan sa kanya as if the university's way of telling Spielberg, we were wrong, ni-reject ka namin noon. Si Walt Disney ay nireject ng ilang mga editors sapagkat ayon sa kanila, Walt Disney lacks
ideas and imagination. Yung masarap na chicken recipe ni David Sanders ay na-reject ng 1,000 times bago ito maging masarap na KFC chicken hanggang sa ngayon. Si Thomas Edison, marami siyang mga na-reject na mga invention. Joseph the Dreamer in the Old Testament was rejected by his own brothers, was sold by his brothers. His own brothers tried to kill him. David was even rejected by his own father. He was not his father's favorite. And Jesus was rejected again and again. Pero anong sasabihin ng Bible tungkol kay Jesus? The stone which the builders rejected has become the cornerstone. Amen? Kaya kung ikaw ay laging umaasa sa iba, okay. Yung masakit ulo, okay. Yung hindi ka na parte ng solusyon, magbibigay ka pa ng problema at consumption, okay. Huwag ka nang mag-expect na hindi ka makaka-experience ng reject. Talaga mare-reject ka kahit ako i-evict kita. Pero kung kayo nagpapakabuting tao naman, magalang ka, mababang loob ka, dumidiskarte ka sa buhay, nagbabanat ka ng buto, nagko-contribute ka, magalang ka, marespeto ka, may takot ka sa Diyos, magaling kang makisama, makipagkapwa tao, honest ka, etc. Mabuting tao. At may nagre-reject sa'yo, kang mag-alala. There's nothing wrong with you. It's just that these are not the right people for you. Kaya galagi kong sinasabi sa mga kakilala ko na okay naman, alam kong wala namang ugali. Abay, alapang jowa o kaya yung mga nagiging jowa niya, hindi na niya natutuluyan. Katutuluyan talaga eh. Hindi natutuluyan. Nakakatuluyan talaga eh. Wala. Pero kung sa palagay mo kako, sa pag-aasawa kang talaga, sabihin ko, huwag kang mag-alala. Yung tamang tao, wala pa. Hintay lang muna. Yung tamang tao, na-acceptin lahat ng pagkatao mo. Yung tamang tao na wala nang babaguhin sa'yo, kundi kung ikaw ay babae, apelido mo upang maisunod ka sa apelido niya. Diba? Yun yung tamang tao. Ang diferensya, lalong-lalo na sa inyong mga kabataan, pilit niyong pinagsisiksikan ang sarili niyo sa mga maling tao. Diba? Kung ano yung uso, doon kayo. Kung ano yung trip ng mga kabarkada niyo, doon kayo. Kung saan yung in, doon kayo. Pasain kayo, doon kayo. Ito yung mga maling tao. Magtataka ka pa kung bakit hanggang ngayon, bakit wala kang pirming kaibigan? Bakit wala kang pirming kabarkada? Bakit wala kang pirming the one? Eh kasi nga, ipinagsisiksikan mo ang sarili mo sa mga maling tao. Kaya hindi ka malagay sa mga tamang tao. Kapag sila'y bad influence, kalas na, bad siya na. At kapag ang nararanasan mo ay puro na lamang hirap, sakit at luha, kahit kung minsan, paminsan-minsan naman, nakararanas ka ng saya. Pero kung mas lamang na lamang yung hirap, yung lungkot, tama na. Kaya nga may salitang break up eh. Para ilayo ka sa maling tao at upang matagpuan mo at matagpuan ka ng tamang tao na laan ng Diyos para sa iyo. Tagalog yan para maintindihan mo. Ang tamang tao ay yung makaka-accept ng lahat sa iyo. Kahit yung imperfections mo. Kasi hindi po pwedeng walang imperfections eh. Walang perfectong tao. Pero kapag tamang tao, lahat tanggap sa iyo. Kahit pa yung malaking imperfection mo, paliliitin niya lang ito. Sign na maling tao ang nasa piling mo, yung kahit maliit na imperfection mo, palalakihin niya at gagawin niyang malaking problema ito. So magpasalamat tayo sa mga tamang tao sa buhay natin sa mundong ito. Let me end with this. In this slide, ako natatouch personally kapag yung mga kinakasal ko, actually bago ang kasal, tinetext ko sila kasi gusto ko sabihin nila ito ng may gana, ng may love, ng solemn. Lalo tigit yung linya sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng buhay ko ngayon at kailanman. Pag yan ay na-execute ng maganda, sabi ko sa inyo, mapahan ang luha, iiyak yung mag-asawa, iiyak tayong lahat na umaattend ng kasal, iiyak yung mga magulang ng ikinakasal. But have you ever wondered, bakit umiiyak? Ano yung nasa pag-iyak ng mga magulang ng mga ikinakasal, lalo tigit kung totoong mahal na mahal nila ang anak nila?
tayo alam natin kung bakit yung mag-asawa naiyak. Bukod sa dami ng bisita, dami nating gastos. Hindi yun. Naiiyak sila. Serious na tayo. Dahil talagang feel na feel nila yung pagmamahal ng kanilang asawa sa mga mabibigat at mas mga sweet na salitang binibitawan sa kanya. Naiyak tayo kasi, ay, naku, how sweet naman. Talagang perfect couple sila. Again, natanong mo na ba kung ano ang nasa iyak ng mga magulang na ikinakasal na tunay na nagmamahal at may sakripisyo para sa kanila? Ito na isip ko. Habang naririnig iyon ng mga magulang na ikinakasal, sa hirap at ginawa, sa dusa at ligaya, ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng aking buhay. Ngayon at kailanman, sigurado ko na iisip ng mga magulang na nagmamahal sa kanila, lalo tigit ng isang ina, ako yung karugtong ng buhay ng anak ko simula pa ng una nang siya'y nasa sinapupunan ko. Pero kahit minsan, kahit equivalent ng mga salitang yan, parang hindi ko yata narinig mula sa kanya ya. Yung iba nga hindi pa napaparamdam. So imagine that. That very moment, dinideclare nung anak, naririnig nung ina ng ama, para bang sinasabi ng anak, ikaw babae, ikaw lalaki. Ngayon ang pinakamamahal kong tao, hindi ng mga magulang ko. Imagine that. Eh, kailan mo lang naman niya nakilala? At yung mga salitang sinasabi niyo sa isa't isa, gaano man kaganda, gaano man kasweet, patutunayan niyo pa yan sa isa't isa. Samantalang yung mga magulang ninyo, napatunayan na sa inyo sa simula't simula pa. Sana yan ay iyong nakita. Kaya sa mga kabataang narito, lalo tigit yung hindi pa ikinakasal, bago man lang kayo makasal, maisip ninyo, ha? Bago nyo makita yung tamang tao, the one para sa inyo, may the one na dati pa ang inyong mga magulang na kahit so much so na ikasal kayo, na i-declare ninyo, ito ng babae ito, ito ng lalaking ito, ito ng mahal ko, ito ng asawa ko, ang pinakamamahal ko. Tanggap yun ng mga magulang ninyo. Pero sinisigurado ko sa inyo, sa mata, sa puso, sa isip ng mga magulang ninyo, hindi magbabago. Ikaw pa rin ang pinakamahalagang tao sa puso at isip ng nanay, ng tatay mo. Kaya bago mo maisip, ito ang tamang tao para sa akin, may tamang tao na para sa iyo. Na hanggang sa wakas ng panahon, hanggang sa wakas ng buhay ninyo, hindi magbabago. Kaya sana mga kapatid, ito ang pagdasal natin sa banal na misa. Hindi lang ito para sa mga magulang, para sa mga mag-asawa. Please. Sa mundong ito, nagkalat ang rejection. Sa mundong ito, maliit o malaki, makararanas tayo ng hindi pagtanggap, na masaklap. Huwag mong kakalimutan, may Diyos na sa iyo'y tumatanggap. At may mga tao na ikaw ay tanggap na tanggap. Pahalagahan mo sila. Pasalamatan mo ang Diyos dahil sa kanila at sana maging tamang tao ka rin para sa kanila.